We have a new series. Ang pamagat po ng series na ito. Ito pong mga series na to ay wordings ni Pastor Jam. Somehow, sana po ay makarelate kayo, maging relevant sa inyo. Our new series is, usually our series are 4 Sundays. We have a new series, Realest. Sabi mo, Realest. Sabi nga po natin, Realest. Pinakatotoo. Sabi mo, pinakatotoo. Yan. Pinakatotoo. Sabi mo, pinakatotoo. Pinakatotoo sa Tagalog. Then the first message mo natin, ating episode 1 ay Realest Growth. Growth. Sabi mo, growth. Paglago. Sabi mo, paglago. And ang dami kong title, Be Yourself. Sabi mo, sa katabi mo, Be Yourself. Then, sabi mo sa kanya, then, become your full self. Becoming is greater than being. Becoming is greater than being. Kung iniintay niyo po ako na tumindi pa yung preaching, yun na pinakamatindi nun. Becoming is greater than being. Siguro po nakakasawa ng marinig, be yourself, be yourself. No, no, no. There's something greater than be yourself. There's something better than to be yourself. Alam mo ba? Sabi nila, be yourself, but there is something better than to be yourself. That is to become your fullest, maximum self designed by God. May much better po sa be yourself, be yourself, be yourself. Tanggapin mo sino talaga ako. No, no, there is something better from you. Ha? Amen? You can become better. You can become greater. So, tanggap pa namin kung sino ka ngayon, pero please, then, become your full, maximum, complete self designed original by God. Amen? Yan po sabi ni Jesus, Matthew 4 verse 19, nagdadrama si Peter, Lord, lumayo ka sa akin, Lord, hindi ako karapat dapat, sabi ni Peter, ano? Okay? Actually, nung Martes pa ako nagsisimulang mag-preach sa isip ko, di para sa Sunday na ito. Amen? Ha? Kaya po, sabi mo sa katabi, bilisan mo mag-transition. Bilisan mo mag-transition, baka nasa J-12 ka pa. Amen? Ha? So si Peter po, nung sinabi ng Panginoon, nung sinabi ni Peter kay Jesus Christ, Jesus, have mercy on me, I am a sinful man, antindi mo, grabe, miracle pala, everyday, pag lumakad ako sa tabi mo, pero hindi ako deserving, have mercy on me, lumayo ka sa akin, Panginoon, I am a sinful man. Ang sabi lang ni Jesus sa kanya, Matthew 4 verse 19, and He said to them, kay Peter, sa mga kasama ni Peter, follow me. Pag pinapalayo mo si Lord, sasabihin naman sa ni Lord, follow me. Amen. Lord, hindi ako rapat dapat, marumi ako, makasalanan ako, ang dami kong sablay, ang dami kong mistake, sasabihin ni Lord sa iyo, come, follow me. Come, follow me. Come, follow me, sabi ni Jesus. Follow me. Amen? Follow me. Sundan mo ako. Sumunod ka sa akin. Sumama ka sa akin. Sa akin ka sumama. Amen. Amen. Hello, guys. Ha? Huh? At ang sabi po dito ng Amplified Version, follow me as my disciple. Follow me as my disciples. Accepting me. Sabi ni Jesus. Wow! Sabi ni Lord, tanggapin mo ako. Grabe, from Jesus' mouth. From Jesus' heart. Amen. If you can hear His mouth, you can know His heart. Amen. So sabi ni Jesus, that time, literal, may katawan si Kristo na nandito sa lupa. Right now, ang katawan ni Kristo dito sa lupa ay ang simbahan. Come on, palakpakan natin ang Panginoon sa local church. Amen. Ha? Pero right now, you can hear God's heart, amen, through the preaching sa body of Christ. Ang body, ay ang mouth ay nasa body. Ano po? At narinig po natin dito, kung ikaw isang disciple na lumalakad sa mundong ito 2,000 years ago, kagaya nila Pedro, nila Juan, nila Santiago, nila Andres, yung apat na kausap ni Kristo dyan, ay marinig mo talaga sa kanya ang malambing na salitang accept me. Accept me as your master. Accept me as your teacher. And walking the same path of life that I walk. Yun yung ibig sabihin na follow me, sabi ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, I will make you fishers of men. And I will make, sabi mo, make. Ibig sabihin po ng make doon ay poeio. P-O-I-E-O, poeio. Greek word po noon, abide, to remain. No? It is a place that you can stay for a time. Poiyo. Make. I will make you. I will make you. No? To do, to make. It is used of spending time. That word is used
na pag sinabi sa iyo yung I will make you, ibig sabihin, I will give you time, I will spend time with you, may specific time, may specific place, ano po? Night and day, I will be with you, yung po ibig sabihin nun, I will spend a time, I'll spend a year, 3 years and a half, sabi ni Jesus. I will spend a year, not just a year, but 3 years and more, sabi ng Panginoon, to spend time with you so that you will become appeasers of men. Nakukuha po ba natin dito yung ating walk with God? Na it's not about accept me Lord kung sino talaga ako, no. Tanggap kita maging sino ka man, pero hindi ka man nanatiling sino ka man lang. Amen? Hindi ka man nanatiling just yourself right now. You will become, you will change, you will transform, you will be renewed, you will be a different person 3 years from now. Magiging iba ka talaga. Magiging marunong ka, matututo ka sa principle ng kingdom. Hahangaan ka ng mga guro na hindi tumanggap sa'yo bilang estudyante. Amen. E makita niyo po sa Book of Acts, si Peter po nag-preach. At ang sabi po ng mga marunong, ng mga may doctorate degree nung time na yon, bakit biglang naging napakarunong ng Pedro na yon? Simple lang, kasi nga meron pong nag-process sa kanya to become that person. Kaya nga, being yourself, hindi pa yan ang pinaka-better, the best para sa'yo. To be yourself is not the best. To become your full, maximum self. Hello? Yun po yung ating mensahe sa umaga na ito. Kamang palakpan natin ang Panginoon. Kung nakuha nyo yun, closing prayer na po tayo. To spend the time, to make, ibig sabihin po proseso, to grow, to mature, to become full and complete. Okay? Ibig sabihin din po nung time and year na yon, kapag naging under ka sa isang rabbi, sa isang teacher, si Jesus, sabi mo, Jesus is my only teacher. Kamang palakpan po natin ang Panginoon kung naiintindihan nyo po yun, ano? Ha? Sabi mo, Jesus is my teacher. My only teacher. Amen? So, but it is a process. You need to spend time. Ibig sabihin, ikaw ay maitatago, ikaw ay mawawala, magugulat na lang sila 3 years after, nagpipreach ka na mas matindi pa sa doctorate degree ng mga teacher. Sa mga marunong. Sa magiging mahusay ka pa sa mga nag-aral. No, 10 years na nag-aral sa mundo, academically. No, kasi nga nagtago ka, nawala ka. You need to spend time. That is yung word na make. I will make. Narinig natin, I will make. But yung ibig sabihin po ng make is poiyo, ibig sabihin po is it is a process. It is a time. It is a space. It is a place na kung saan matatago ka, di ka makikita. No, you will be a ghost for 6 months. Make everything your fault. Amen. Find the beast within you. Throw yourself into pain. Cut off all the excuses. Amen. Go all in on yourself. Train like a warrior. Work like a robot. Eat like a king. Reject the vices, ang mga bidyo at ang mga bisyo. Amen? Transform, upgrade, create, thrive, and win, and be successful for the glory of God. Hallelujah. Be a ghost. Magtago ka, bigla kang mawala. Because 6 months, ibig sabihin, you learn from God. You walk with God. Inayos mo yung roots mo. Bago ka magkaroon ng maraming mga fruits, ayusin mo yung roots mo, yung prayer time mo, yung walk mo with God. Reject the vices, reject the videos, reject the wrong peers and friends. Come on, train like a warrior, work like a robot, eat like a king, transform, upgrade, create, thrive, then win. Come on. That's the idea. That's the process. Process. Sabi mo sa tabi yung process yun. Make. Poiyo. Sabi mo sa kanya, poiyo. That's the Greek word nung sinabi ni Jesus, I will make you. Kasi nalampasan po natin yung mga malilita salita ng Panginoon, no? To become a fishers of men. Hindi ka lang magiging fisherman na puro isda, na ikaw lang nakikinabang, pamilya mo lang nakikinabang, but I will make you a fishers of men, ibang men at maraming family ang makikinabang sa buhay mo kasi you become, you do not stay as yourself. Amen. Ay sabi mo sa tabi mo, become. I will become. Isigaw mo, I will become. Because I am a disciple. Yun ang sabi ni Jesus na I will make you a disciple of me. Come and follow me and I will make you my disciple. Accept me as your teacher. Accept me as your master, sabi ni Lord. Accept Jesus as your teacher. Come on. Accept Jesus as your master. Come on, guys. Are you here? Walk the same path of life that Jesus walked. Amen.
walk the same path of life that I walk, sabi ni Jesus. That is what it means to become a follower of Christ. Follower of Christ. Are you a follower of Christ? Nag-follow ka na ba kay Lord? Pinalo mo na ba si Lord? Tanong mo kaliwat kanan mo, pinalo mo na ba si Jesus? Huh? Amen? In-accept mo na ba siya as master, as teacher? Kaya po ang disciple learner, kasi nga po, yung nagdi-disciple sa'yo, siya yung master, siya yung teacher. To become, you are ready to become. There is something better than being yourself. It's becoming your maximum, full, complete self, originally designed by God Himself. Amen. To become a finished product, na kumpleto ka, umaandar lahat ng functions mo. Kung isang cellphone, umaandar yung wifi mo, umaandar yung bluetooth mo, umaandar yung 3G mo, yung 4G mo, yung 5G mo, 6G mo, 7G, lahat ng G. Amen? If you're a product, fully working ka completely. Kung tao ka na product, nakakapagpatawad ka, mahinahong ka, meron kang love, meron kang joy, meron kang peace, you are kind, you are gentle, but you are tenacious, but you are a monster from the inside. Amen? Amen? Ha? Magaling ka, mahusay ka, malinis ka, mabangis ka, malangis ka. Amen? Ha? You can win souls, you can make disciples, you can make business, you can make a company, you can make a brand, you can forgive. Amen? Come on, palakpakan natin ng Diyos. You are fully functioning. Fully functioning. Yan yung ikaw talaga. Eh, yung ikaw ngayon, pero ang dami mong hindi nagpa-function sa'yo. Offended ka, hurt ka, you are in pain, you are confused, no? Pinagtatanggol mo yung sarili mo, you are defending yourself, you are making excuses, you are blaming others, you are a victim right now, then sinasabi mo, accept me, I will stay like this forever. No. There is better than being yourself. You must become your true, full, maximum, complete self, originally designed by the Lord our God, a finished product. Sino dito ba sasabi niya, finished product na siya? Hindi pa. Amen. Kailangan kong mag-become. Kailangan kong maging ako talaga yung the best na ako. I am humble enough to accept na ang dami kong failures. That's the reality. Ang dami kong mistake. Ang dami kong di magawa. Gusto kong magpatawad, di ko magawa. Diba? Gusto kong kalimutan tong sakit, pero nandun yung bitterness. Right? Amen? Gusto ko sana maging okay na kami, pero di talaga kami okay. Meron akong gusto talagang ilaban. May gusto akong sabihin. May gusto akong iparinig. Come on. Sana akong gano'n lang kadaling maging okay. Tama ba? Sabi mo sa katabi mo, sana gano'n lang kadaling maging okay. Kaya nga, yumayakap na tayo sa quotation na, it is okay not to be okay. We're looking for quotations, no? We're looking for posts to defend and support our stupidity. Amen? Come on, guys. Realest. Sabi mo, realest. Realest po yung ating series 4. Sana makayanan mo yung 4 na linggo. Come on, palapan natin ng Diyos. Real. Ha? Because if you will become real, you will experience unreal blessing. Ha? Kapag naging real po tayo, makaranas tayo ng unexpected, unreal, di ba? Unfamiliar, breakthrough, miracle, and blessing in our lives. If you will be real, if you will be the realest right now in your life, napakalaga po nito, to become is to come to your better self. Kaya become eh. To become is to come to your better self. Be real. Step on the reality of your real current condition. Embrace the harsh, hurtful truth. It's always about being real. That's why this process of becoming is somehow long because it stops. It's pause. Nagpo-pause. It stops when you lose yourself along the process. The system pauses. Humihinto po yung sistema ng becoming of your pool, max out you. Kapag ikaw po ay na-offend, kapag ikaw ay nawala sa kung sino ka, kapag ikaw po ay na-lose mo yung sarili mo sa process. That's why this system po ni Jesus Christ of processing us to become a pieces of men or to become a leader, world-class leader, meron pong bahagi ang sistema na ito na along the way, masasaktan ka. Come on, sino po dito amin along the way ng discipleship? Masasaktan tayo. Amen. So, yung process po na ito ng Panginoon sa Kristo of transforming us, sino po nakakaget sa pinag-uusapan natin? Amen? Are you with me? Are you with me in the same page?
We are on the process. Sabi mo sa tayo, I'm on the process, no? Pero along that process, dahil kailangan totoo ako sa process, pag naging totoo ako, nasasaktan din ako. Amen! Sino amin dito, pag naging totoo, nasasaktan din siya? And somehow, pag nasaktan ako, I become bitter. Ako'y tao lang. Nabigiging bitter, then I lose myself. Come on, sino po dito, you lose yourself along the process. Kung just palakpakan mo ang Panginoon and just worship the Lord and praise God. Woo! Hallelujah, totoo talaga pala. I lost myself. Now, I back out, I back down, I hide. Di ba? No? Naghahanap ako ng ibang paraan. Somehow, Lord, may iba bang paraan. Somehow, napapag-pray ko. Sana, Lord, this cup of suffering will pass. Amen. Ha? Sana yung ganitong proseso ay malampasan ko na hindi maghihirap. Somehow, Lord, but not my will, but your will be done. Kahit matindi ang process ng krus, kahit matindi ang sakit na maranasan ko sa krus, my Father, your will be done, not my will be done. Hanggat wala ka pa sa ganung thought, at least, mayroon pong pause. Sabi mo, pause. Mayroon pong sela, kumbaga sa sounds. Mayroon pong time para makahinga ka. Ay sabi mo sa tabi mo, hinga muna. Ha, pero wag sa ilong ko, sabi mo sa kanya, amen. Hinga muna, pero wag naman sa may ilungan ko, ha. Woo, hallelujah. Sabi mo nga, woo, hallelujah. Ay, you just want to become a better husband, you just want to become a better wife. Madali yun eh, no? Pero you want to become a better disciple. To become a better instrument of God for His cause, for His kingdom. Mas mahirap yon. Sino nakaka-relate sa akin dun? Ha? Yung maging husband ka, mas madali. To become a better husband, mahirap na eh. Amen? And to become a disciple, a pastor, a husband, a father, a businessman. Ooh, hallelujah. Kaya that's why we need worship. Amen? We need worship. Kamu, palapan natin ang Panginoon. We need worship. Because mamaya po, may bubuo natin lang yan. Actually, yung preaching ko, alam mo na eh. Sa totoo lang, preaching ko, alam mo na. Hindi mo lang talaga na ilalabas. Pero yun din ang gusto mong sabihin. Tama? Amen? And some of this preaching, as you listen, is just a confirmation. Na anumang pain, because I'm being real, I don't want lies. Sino po dito gusto mo na ng real at ayaw mo na ng kasinungalingan? You don't want hype, you want real life. Amen? Huh? So along that process, mayroon po talagang pain. Mayroon, because the truth hurts. It hurts, you know? Sabi mo sa akin, it hurts, you know? Sabi mo sa akin, may pimples ako, masakit. Pero yun talaga totoo, may pimples ako. Amen? Sabi mo sa katabi mo, medyo maasim siya. Tingnan mo, masakit talaga ang katotohanan, mga kapatid. Sabi mo sa mister mo, mabahoy din ganyan. Tingnan mo, makaka-relate ka lagi sa preaching na to pagka naging totoo ka na sa buhay mo. Amen? Come on, guys! Hello! Amen? Oh, naalala ko si Kim tsaka si Res, nagsiswimming sila eh, no? Tapos nagpapaturo si Kim na mag-swimming. Eh, 12 na namin kasama to, marunong maglangoy. Doon tayo sa totoo, amen? Come on, guys! Pero okay lang din naman yon. Iba naman turo mo sa akin, ano naman, na yung tinatawag na mga butterfly return. Meron bang ganun? Amen! Hallelujah! Sa mga mag-asawa po, kaya talagang kahit magkatabi kayo, kahit nag-uusap kayo, parang wala. Bakit? Hindi kayo nagpapakatotoo eh. Magsama na lang tayo nagkakasakitan na totoo kaysa na magpapanggap tayong okay, di naman tayo okay. Yeah. Amen? Yeah. Amen? Amen? Lord, malayo ako sa'yo. Isigaw mo. Lord, nalamig po ako. Lord, nalilito na ako, Lord. At wag kang mag-ala, there is a pause. Pause, P-A-O-U-S-E. Pause. Sabi mo, pause. Yung system ni Lord, laging magpo-portion, iintayin ka lang. Iintayin ka makabalik ka sa kung sino ka man at that moment, at that time, sa process na yon, sa level na yon, kung stage 3 yun, kung stage 4 yung process, kung phase 7, phase 8 ka na, magpo-portion. Hindi ka mag-continue sa next stage kasi iintayin ka ni Lord. Kaya nga 3 years and a half eh. Hallelujah. Come on, the best na palakpak sa Panginoon. Come on, guys. Kinakita niyo matagal ang growth eh. Kaya nagtatagal eh. Sabi mo sa mo, doon lang nagtatagal talaga eh. Ha? Akala mo kasi, pag nawala ka na, nawala ka na kay Lord. Pwedeng mawala ka sa sarili mo, pero di ka mawawala kay Lord. Kasi disciple ka. As long as disciple ka. As long na gusto mong maging disciple. As long na tanggap mo siya ang teacher mo. Siya magtuturo sa'yo. Hindi ang mundo. Amen. Hallelujah. Iniintay ka lang. Sabi mo sa mo, iniintay ka nakapos si Jesus. Hindi siya magpapatuloy. Alam mo yung crowd, hindi maintay ni Jesus. Yung 20,000 people na pinakain niya, hindi niya maintayan. Pero yung 12 niya, lagi niyang iniintay yun.
Kung pwede lang kagad eh, no? Nag-start yung ministry niya, binaptize siya ni John the Baptist. Are you following, guys? Nagdidebosot po ba kayo? Book of Matthew. Amen! Pwede naman, pagkababtize sa kanya ni John the Baptist, pwede na kagad siya on the next day to die on the cross. Tama? Tama ba yan? Then all human race, past, present, future will be redeemed, renewed, and restored. Amen. Tama ba? The same Jesus. The moment na binaptize ni John the Baptist at the age of 30 years old, bumaba ang kalapate itong aking anak. Pwede na kagad siya on the next day to die on the cross. Tama po ba? Then may kabayaran na lahat ng kasalanan natin. Amen. Pero ba't naghintay pa si Jesus ng 3 years and a half? Kasi ang iniintay niya ay yung mga follower niya talaga. That's lovely. That's amazing. And that's really worthy of worship. Amen. And praise. Ooh, thank you, Jesus. But nandito ka pa hanggang ngayon? Pag namatay ka naman, sa langit ka mapupunta, di ba? O sino gustong mauna sa langit? Sa langit ka na pala mapupunta, tama? Amen? Eh bakit buhay ka pa rin? Bakit dito may mga 1-year-old Christian, may 3-year-old Christian, may 5-year-old Christian, di ba? Mayroon 10-year-old disciples, 11-year-old disciples na siya. No, ako po ay 34 years ng disciples. Sabi ng nanay ko, tinanggap po si Jesus, 5 years old ako, 39 na ako ngayon. 34 years na po akong Christian. Bakit nandito pa rin po ako at hindi pa rin ako kinukuha ni Lord? Kasi nga, si Lord, iniintay ako. Kasi there are times I lose my mind. There are times I lose myself. There are times, ayoko na lang harapin yung truth. I stay sa confused mode na lang. Ako lang kaya yon, ako lang siguro umaamin. Amen? Pero alam niyo po, ito matindi. The good thing is, Jesus Christ is always waiting on us. He can wait. The Lord can wait. Amen? Hallelujah. So sana po, sama ko, kailangan mong gawin, you go back. Sabi mo sa atin mo, go back, you go back. The system of Jesus Christ pauses. Nagpo-pause. Naghihintay. Humihinto muna panandali. Nagpo-pause. To give us time and space. To get back on ourselves when we lose ourselves along the way of being real. We always lose ourselves along the way of being real. Kasi we are always looking for another way. Pwede bang hindi ako magiging honest pero yayaman ako? Pwede ba ako hindi magiging honest pero okay na tayo? So we're always looking and searching for another way. Pwede ko bang ma-reach yung aking full maximum potential na hindi ako masasaktan ng katotohanan? Pwede ba ako mag-grow na hindi ako sasampalin, susuntukin, ha? Sisigmuraan ng katotohanan? So until such time, matanggap mo, no, the only way is to endure the pain of growth. Woo, hallelujah. Amen? To do what is right, even though it is not popular. To do what is right, even though it is me alone. To do the right principle, to obey and abide sa right principle ni Jesus. Kaya sa palagay ko, parang hindi gumagana. Parang hindi maandar, di ba? Then kapag na-figure out ko yon, I can return. Let's continue the process, Lord. I am ready to be hurt by the truth because I know even though I am being hurt by the truth, I know I will grow. And until such time, sabi mo, until such time, I will become the person you designed me to be. Amen. Woo! And when we got back on ourselves, the process resumes. Sabi mo, the process resumes. Because the process requires progress. But if you're not ready for the progress, because the process hurts you with the truth, slaps you with the truth, punch you in the face with the truth, it's okay to pause. Don't worry. If you get back on yourselves and you're ready again to become real, are you ready to become real? Are you ready to become real? Tanong kita mo, are you ready to become real? Handa ka ba magpakatotoo? Come on! Handa ka ba magpakatotoo na nagpapatuloy? Come on! Handa po ba tayong magpakatotoo na nagpapatuloy? Magpapakita ka pa din? Mag-involve ka pa din? Maglilingkod ka pa din? Magbibigay ka pa din? Magsasacrifice ka pa din? Kahit masakit? Amen! Then the process will resume. Sabi mo, the process will resume. And the process must resume. Yan ang maganda sa system.
Kapag naging totoo ka na, sa gusto ng proseso, yung proseso magpapatuloy. Yung proseso ng paglago, yung proseso ng pagbabago, yung proseso na magiging max out, full, complete na ikaw, sa gusto ng proseso, magpapatuloy ang proseso kasi nagpapakatotoo ka na at ready ka na magpatuloy ng totoo. Amen. Realist. Sabi mo, realist. No? The process will resume to continue changing us to a better us. Ang tawag po dyan, the process of becoming. To become is to be a disciple, a learner. And there is a promise. Psalms 1, verse 1, amplified. Blessed, fortunate, prosperous, and favored by God is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Blessed are the man, fortunate are the man, prosperous are the man, favored by God is the man who does not walk in the counsel of the world, of the wicked, following their advice and example, nor stand in the path of sinners, nor sit down to rest in the seat of the scoffers. Ni hindi ka dapat uupo sa upuan ng mga makasalanan, ng mga makamundo ang takbo ng isipan. Not following, nakita niyo po, you must not follow the advice of the wicked. You follow Jesus. We follow Jesus. Amen. Never even just sit. Wag na wag ka man lang uupo. Ay, gabi. Amen? Never sit down to rest. Wag kang uupo para maging komportable sa upuan ng mga ridiculers, scoffers, bashers ng Word of God. Come on, palakpan natin ang Panginoon. Hallelujah. Are you here? Kasi you become a follower ng wickedness. Verse 2, but His delight is the law of the Lord. My delight is the law of the Lord. Amen. Kumo, sino po dito, your delight is the law of the Lord. My delight, like an ice cream. My ice cream is the law of the Lord. Amen. Parang dinidilaan ko yung ice cream na masarap sa tag-init na nakapasting, katatapos lang ng fasting. Amen. Woo! Kaya ako nagugutom pa, nagpapasting tayo, magbasa ka ng law of the Lord. Amen. Because the delight of yourself, of myself, is the law of the Lord. Sino dito, ready ka sa fasting ng kamunduhan? Woo, salamat po sa anim. Come on, palapan natin ng Diyos. Tayong pito. Amen. Hallelujah. And it's law. Yun ang pagkain. Hindi lamang sa tinatapay na bubuhay ang tao. Pagutom ka na, sabi mo sa sarili mo yan. Ha? Mga talata ng Diyos ang labas mo sa bibig mo. No? Grabe, naka 20 hours fasting po kami. Everyday ni Pastora. No? Ika-14th day namin kahapon. Amen. Hallelujah. Ha? Nagpunta ako sa mga mentoring. Asasarap na pagkain. Binibiro ko na lang sila. Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao. Meron akong pagkain na hindi nyo nalalaman. Amen. Amen! Hallelujah! Tama? Ito pa, pangalawa pa ito. My delight is in the law of the Lord. My ice cream, my dessert, my milk tea, ha? My frap, di ba? My caramel macchiato is the law of the Lord. Hallelujah! Amen! Woohoo! Eh, yun po yun. Yun yung tamang lakad po sa process. Come on. And His law, His precepts, His teachings, He habitually... Yung tao doon na to na lumalakad sa blessed, fortunate, prosperous, favored. Ha? Tingnan niyo po ito. His precepts, yung precepts ni Lord, yung teachings ni Lord, yung law ni Lord, yung batas ni Lord. He habitually meditates. Yan ang habit niya. My hobby is to meditate day and night the word of the Lord. Amen. Verse 3. Ito gusto ko. And He will like be a tree, firmly planted and fed by streams of water, which yields its fruit in its season. You will yield your fruit. Magkakaroon ka ng bunga, pero tingnan niyo po ito, in your season. Sabi mo, in your season. Ibig sabihin ng season, may process talaga munang dumadaan. Process requires progress. But if you cannot progress because you've been hurt by the process will wait, will pause on you, will wait on you. Amen? If the leaf does not wither, its leaf does not wither. Hindi natutuyo yung kanyang sanga. Hindi natutuyo yung kanyang dahon. Hindi siya natutuyuan. Amen. Sino po dito gusto mo lang hindi ka natutuyuan? Palakpakan mo, Panginoon. Lord, ayoko na matutuyuan. Purihin ka. Purihin ka. Hindi na ako matutuyuan. Alam ko na ang gagawin. Come on, palakpakan mo, Diyos. I will be firmly planted. I will be firmly planted like this tree, fed by the streams of water. And in whatever he does, he prospers. Ito gusto ko. Gusto ko po dumating sa point na I become a person. Sabi mo, I will become a person
Sabi mo sa tabi mo, I will become. Thank you for loving me of who I am. Sabi mo sa kanya, thank you for loving me of who I am. Ha? Thank you for loving me, accepting me of who I am. But, huwag kang magalala, I will become. I will become that person that whatever he will do, whatever she will do, she will prosper. Nakuha niyo po ba yun? Nakuha niyo yung word? Yun yung gusto natin i-achieve eh. Yun yung gusto natin i-achieve na maging tayo, na anuman ang simulan mong business, spiritual na business, will prosper. Magiging blessing. Yung commodity mo sa mga client mo. No? Ilan man maging anak mo, magpa-prosper yung mga anak mo, maging matagumpay sa buhay, magiging mapagmahal sa Panginoon, solid pa kesa sa'yo. Amen! Woo! Prosper, prosper. Sabi mo, prosper. Whatever he touches, spiritual sons, spiritual daughters, magkakaroon ka ng spiritual son kasi bunga mo yan. That's your fruit in your season. But your fruit requires a season. Your fruit, our fruit requires a season bago lumabas. So please, do not. Sabi mo sa tabi mo, do not quit. Ano yung quit? Do not quit the process. Do not think na merong church, merong ministry, may local church na walang process. Niloloko mo lang sarili mo because hindi to church, it's Jesus. It's Jesus' system. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Sistema ni Jesus yan. Huh? He waits on us because He will not leave us nor forsake us. He will wait on us. Amen? Iintayin niya tayo. He will give us time and space and allowance that you need. At kung kailangan mo nang bumangon ulit, siya nasisipa sa iyo, oy, tama na yan! Isang taon na. Amen? Get back on your feet. Return to the process. Be yourself. Willing to take the pain and hurt along that process. Get up! Sabi mo sa tayo mo, get up. Get up, get up, get up now. Amen? Sabi mo sa akin, get up. Ito po yung gusto nating ma-achieve eh. Whatever he does, whatever she does, whatever she opens, whatever he opens, he prosper, she prosper. Come on. And maturity comes. Yung po ibig sabihin nun, he prospers and comes to maturity. Amen? Nandun yung maturity. Sabi mo, nandun yung maturity. But on the other hand, sa kabilang side, sa kabilang usapan, tinan niyo po, the wicked, those who live in disobedience to God's law, are not so. They will not prosper, they will not be blessed, they will not become fortunate, they will not have the favor of God. Yun po sabi sa verse 4. But they are like chaff. Alam mo yung chaff? Ipa. Ibig sabihin ng chaff, ipa. Wala nang laman na bigas na ipa. Nakakita na kayo ganyan? Ang ipa po ay palay na wala nang bigas na laman sa loob. They will be like ipa. Sabi po sa verse, worthless and without substance, which the wind blows away. So yan po talaga yung mga wicked. Because the book of the law, yan po yung ating process. Sabi mo, in its season. The process of making. Amen? Yan po yung gusto nating mangyari. The Lord, do not miss out. Do not miss this out. Sabi mo sa tabi mo, do not miss this out. Along this process, the Lord is the one conducting the procedure in you. Hello? Please, patawarin niyo po ako bilang pastor. Kung nararamdaman mo parang si Pastor Jam ang nagko-conduct ng proseso na to sa'yo, it's not. Amen? Ha? Lahat ng sa leader mo, magsosorry rin sa'yo. Sasabi niya sa'yo, hindi, ako to. Si Lord, do not miss this out. Si Lord ang nagko-conduct ng proseso na to sa'yo. Amen? Hindi yung local church ng GCC. Please, see, and realize, and know, and acknowledge that the Lord Jesus Christ Himself is the one working in you, inside of you. Si Jesus, hindi ako. Si Jesus, come on. Si Jesus yon. Si Jesus po yon. Come on. It's not the G12 vision. It's not the lifeless itself. It's not the SOL. It's not the mentoring. It's not the involvement sa national. No, it's Jesus Christ working inside of you. Si Jesus yan. Do not miss it out. Do not misunderstood it. Jesus Himself is the one who's conducting this process of becoming inside of you. It's not your leader. It's not your cell leader. It's not your so-called mommy. Mommy, Pastor Jam, Dad Jam. No. It's not us. It's Jesus Christ. Ooh, hallelujah. It's not our church, local church. Siyempre require yung ating church. We are just being an instrument. It's Jesus.
He only uses other people as instrument of transformation. I am just an IoT. Ano yung IoT? Sabi mo, IoT. Sa mga Generation Z, alam nyo yan. No? IoT means the Internet of Things. Pag sabi ng IoT is instrument of transformation. Me as a leader, becoming a leader, if you become a leader one day, huh, you will just become an IoT, instrument of transformation. Ibig sabihin, isa ka lang plais para gamitin ng Ama, sikipan ang tornilyo ng katabi mo. Come on, pumalakpak po yung mga plais dito. Instrument, sabi mo, instrument. Amen? Instrument lang po tayo. Ang kamay na may hawak sa plais ang Diyos Ama, si Jesucristo yan. Amen! Huwag kang magalit sa plais, sinisikipan yung maluwag mo tornilyo. Ba't galit ka sa plais? Magalit ka dun sa kamay na may hawak ng plais, si Jesucristo yun. Come on, guys. Amen. Ang plais mo, walang pakiramdam yan. Ang plais mo, may sariling love life yan. Amen? One day, magiging plais ka rin. Sabi mo sa atin mo, one day, magiging plais ka din. So, minsan nagagalit tayo sa plais eh. Walang niya kang plais ka. Ang sakit, hinigpitan mo ako eh. Maluwag ka eh. Maluwag ang tornilyo mo eh. Amen? Maluwag ang tornilyo mo bilang mister, bilang asawa, bilang businessman, bilang disciple ni Kristo, lalo-lalo na. Amen? Ikaw yung nadidelay sa process. God is waiting for you, but you're being delayed. By your foolishness, by your stupidity, lumuluwag ang tornilyo. So may plies na gagamitin si Lord. Galit ka sa plies. Pinay-personal mo yung plies. Walang yaka, personal ka masyado, plies ha. Huwag kang magaling sa plies. Iba naman po dito, kaya ayaw maging leader, takot maging plies. Hey, ayoko mabash. Ayoko mahit. Ayoko mag-correct. Ayoko manghimasok sa buhay na may buhay. Ayoko mag-disciple. Hindi ka mag-disciple. Si Jesus mag-disciple. You are just an IoT. Instrument of transformation. Hallelujah. Praise God. And please, see the one who holds the plies. The Lord is the one who's conducting the procedure in you. Siya ang doktor. Kami lang po ay injection. Amen. O yan, injection naman. Medical, ano naman, illustration to. Injection kami. Di ba? Ano ba gamit sa operasyon na isang surgeon? Jesus is the surgeon. The Father is the surgeon. Amen. Pero ano kami? Kami mga aparatos na tumutulong sa'yo. Amen. Yung mga church, yung mga leader, yung mga nag-stand out, yung mga unang nagpagamit at nagpapihit sa plais, yung unang nagpasikip ng tornilyo sa plais, nagiging plais din sila. Then, dumadami po yung nasisikipan ng tornilyo. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Come on, sabi nga natin, praise the Lord. Hallelujah. No? So please, be adjustable. Kung maluwag ang tornilyo, masikip ang tornilyo, sumobra sikip, please be adjustable. Change accordingly. Be transformed. Realize old non-working principle. Ilista mo lahat ng mga non-working principle. Be aware sa mga hindi umaandar na prinsipyo mo sa buhay. Amen? Hindi nga nag-work yung wala kang devotion eh. Ba't di mo pa bitawan yung paniniwala na yun? Amen. Hindi nga nag-work yung walang cell. Dinesign ng Lord and church na may cell. No? Acts 2 verse 43, 46, hanggang 46, 47. Nandun yun sa word. So please, hindi mo pwedeng labanan yun. Di ba? Adjust. Sa principle. Sabi mo, adjust ka. Okay? Behave new. Sabi mo, behave new. Hindi ko lang tama English ko. Ha? Behave new. Get that different attitude from Jesus that is in you. Amen. Ha? Huh? Yung mga non-working principle, replace it with Jesus' principle. Amen. Principle yan eh. Nalala ko po yung kwento ko dyan sa primary 12, no? Meron pong isang mas malaking barko na nagawa kumpara sa Titanic. No? Ito po yung tinatawag natin, sabihin natin itong ship Bandolino. Yan, no? Invento ko lang yun. So, illustration. So, yung ship Bandolino, mas malaki to sa Titanic. Mas matibay sa Titanic. No? And then one day, ito po'y pumalawot na sa karagatan ng Caribbean Sea. Okay? At siga po yung kapitan, proud na proud siya, kaysa pa sa ano ng Titanic. Dito lulubog, ganyan Titanic. No? Si Captain Jose. Yan. Si Brace na lang yan. O, di pala. Si Captain Brando. Yun. Captain Brando. Sabi ni Captain Brando, ako ang may-ari ng pinakamalaking ship kaysa sa Titanic, hindi ito lulubog. No? So naglakbay na po sila. Dumating gabi,
At may nakita po silang kasalubong na maliit na ilaw. Ah, maliit na ilaw to, maliit na bangka to. Nagradyo po yung mayabang na kapitan, si Kapitan Brando. Sabi niya, ito ang ship Bandolino. Pinakamalaking ship sa buong mundo. At pinakamagaling na kapitan, si Captain Brando, tumabi kayo. Sabi niya, siga eh. So yung kasalubong po na bangka, ay ganun po ba sir? Sorry sir ha, tumabi na po yung maliit na bangka. Sa ruta nila, no? Sa Caribbean Sea. Then may dumating po na boat. Ito, malaki na yung boat. Ha? Huh? No? Matindi yung boat. Ano po? Nagmadyo itong si Kapitan Brando. This is Captain Brando of the ship Bandolino. This is the world's largest ship. And it will never sink. Please set aside your route. Sabi doon sa pangalawang barko. Barko na. Ha? Huh? Nagradyo ito. This is Captain Tsunami. Please, we are a big boat. Stand by and change your course. Sabi po, sumagot eh. Nagalit po yung captain. Sabi niya, hindi pwede yan. Kami mas malaki sa inyo. So nagsalubong sila. Nung magkikita na sila, nakita nga po nitong si Captain Tsunami. Ay, di ako brad dito. Let's change the course. Umiwas po. So proud po si Captain, ano, si Captain Brando. Pangatlo po, may liwanag siya nakita. No? Mababa yung ilaw. It's maliit. Di ba? So maliit yung ilaw, pasalubong po sila, rumadyo, eto na, maliit na barko na naman to. Sabi ni Captain Brando, this is Captain Brando, the captain of the largest ship, the ship Bandolino. Please, change your course. Ano po, sumagot po dun sa ilaw, this is Private Ryan, sabi niya. Private lang. Please, Captain Brando, change your course. What? Sabi ni Captain Brando, you are just a private. Huh? Standing on that deck, sabi po ni Brando. No? You change your course. We are a big ship. The ship, Bandolino, is the largest ship. Sabi po ni Brando. No? Dito sa Private Ryan. Nag-graduate siya, Private Ryan. Minura pa niya, anak ng pating, sabi niya. Huh? Galit siya. No? You change your course, Private Ryan. Ang liit lang po ng ilaw eh. Mababa na ilaw. Siyempre, nado sa... Sabi po ni Captain Brando, please change your course. This is the largest ship on the planet. Madudurog kayo dito. Alam mo, sumagot po yung Ryan mula po dun sa maliit na liwanag. Please, Captain Brando, understand. This is the lighthouse. You are on an island and you will gonna destroy your ship. This is Private Ryan. Please change your course. Sabi mo, lighthouse. Ang principle po, parang lighthouse yan. Kahit gano'ng kakasiga at kahit gano'ng lang kababa yung nandun sa principle na yun, lighthouse, hindi ka uubra. You adjust, you transform, you change your course kasi ikaw lang ang madudurog pag binangga mo ang lighthouse. Iba nakagets dito. Di ko alam, iba nagets nila yun. Manoorin nyo na sa YouTube, okay? Become. Sabi mo sa tema, become. Becoming is very hard. Becoming a billionaire. Sino po dito, you make a decision, you will become a billionaire? Come on, honestly. Sino dito talaga, honestly, tay-tay lang. Sino dito, honestly, you make a decision in your life, I will be a billionaire disciple. To glorify God. Just raise your hands, just raise your hands. You will live a hard life. A hard life, really. You will live a hard life. Sino po dito, you make a decision, I will multiply and have 1,000 disciples as I grow to become a billionaire disciple. We will have a hard life. Yun ang totoo talaga dito. Yun talaga. Sometimes you will lose your mind. Amen? Ha? Amen? Sometimes you will lose your emotions. Amen? Kaya po napakalaga po dito is this number 2, live by faith. Sabi mo nga, live by faith. Live by faith. Daily live by faith. Billionaire disciple pala, 1,000 disciple pala. Grabe, the devil will bombard our minds. Huh? As you watch Facebook videos, as you watch TikTok videos, as you watch YouTube vlogs, the enemy will use those content to bombard your mind. Para bombay ng isip mo, bombardihin ng isip mo talaga. Hindi totoo yan, hindi mo kaya yan, ang dami pong dadaanan, ito, ito, bla, 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 bla. No, malulus ka ng truck, may babayaran ka ng bill, kailangan mo puhunan, may babayaran kang bill, napakahirap niyan.
Gusto kong mag-start ng business pero wala ka nang mautang, wala nang kapautang sa'yo. Diba? But you make a strong decision to be a disciple that will multiply and will be a billionaire. Grabe, ang hirap po niyan. That's why napakalaga po nito. You live by faith. You live by faith and not by sight. We live by faith and not by sight. Because faith will give us focus. Huh? Faith gives us focus. Faith gives us something to start with. Kahit wala kang puhunan. Sabi sa Hebrews 11:1. Ganda po nito. Kung wala kang puhunan, ito puhunan mo. Hebrews 11:1. Now faith is the substance. Hallelujah. Faith is the substance of the things hoped for, the evidence of things not seen. Hallelujah. Palakpan mo natin, Panginoon. Woohoo! Shout mo, hallelujah. Shout mo, hallelujah! Amen. Woo! The faith. Anong substance ko? Anong puhunan ko? Saan ako magsisimula? Eh, walang-wala. Gusto ko maging billionaire. Gusto ko magkaroon ng 2,000 disciples. Gusto ko maraming maborn again sa aming campus, sa aming community, sa aming kumpanya. Pero saan ako magsisimula? You start by faith. Because faith is the substance. Faith is the substance. Faith is the substance of the things hoped for. Faith is the substance. Faith lang ang meron po tayo. Faith gives you something to start with. Bibigyan ka ng faith ng bagay na pwede mong mapagsimulan. Tawag po dun sa pwede mong pagsimulan na yun na puhunan, substance. It is a picture in your mind. Ulit-ulitin mo, hingin sa Panginoon. Bunuin mo yan sa prayer mo, Lord, ibigay mo to sa akin. Lord, sinabi niyo yung salita. Aralin mo yung Word of God. Para makita mo talaga kung ay binibigay ng Panginoon talaga sa'yo. Kung legit ba na hingin mo sa Panginoon yon, you study the Word, you read the Word, bunuin mo sa presence ng Panginoon, magtanong ka na magtanong kay Lord, pag-aralan mo, makinig sa sagot ng Panginoon. Amen? Then you will have that kind of faith. Faith gives us something to start with, a substance of what we can start with. You will not start from nothing. Ay, matindi yun. Hindi ko alam kung ako. Grabe eh. We will not start from nothing. I will not start from nothing. Hindi ka magsisimula sa wala. Dalang pananampalataya ay puhunan. Ang pananampalataya ay puhunan. Walang tao dito. Hindi nakukuha. Ang pananampalataya ay puhunan. Ang pananampalataya ang pinagmumulan para siyang buto, para siyang binhi, para siyang titulo ng lupa, para siyang susi ng sasakyan kahit wala pa sa iyong sasakyan. Ang pananampalataya ay substance. Siya yung recipe. Siya yung isa sa ingredients sa recipe. At pag meron ka ng substance, ibig sabihin, meron ka ng pwedeng simulan. At walang anak ng Diyos na nagsisimula sa wala. Ah, wala nang tao dito. Okay? Faith. Sabi sa verse 3, by faith, that is, with an inherent trust, yun yung faith, enduring confidence in the power, wisdom and goodness of God, we understand, naintindihan mo na, no? If you have faith, if you have that inherent trust, kung meron ka pananampalataya, kung meron kang pagtitiwala, no? Kung meron kang kumpiyansa na kayang tumagal sa mga pagsubok sa kapangyarihan ng Diyos, yun ang Tagalog po nun, naiintindihan natin na ang buong mundo, ang universe, the worlds, the universe, the ages, were framed and created and formed and put into order and equipped for their intended purpose by the Word of God. Lahat ng bagay sa buong sangnilikha ay na-framed. Nagkaroon po ng hubog, ng skeleton, ng frame. Nagkaroon po ng creation na pormahan, nalagyan po ng laman, at aandar para sa kanyang purpose sa pamamagitan ng Word of God. So that, ito po, what is seen was not made out of things which are visible. Lahat na nakikita mo, huwag kang mag-alala, lahat yan ay ginawa mula sa mga hindi nakikita.
So kung walang-wala ka ngayon, hindi ibig sabihin na wala kang magagawa. What you need is faith. Faith. Sabi mo, faith. Live by faith. You live by faith. You live by faith. Kasi it's impossible to focus without faith. It is impossible to focus kasi faith is clear-cut picture. Specific picture ng future mo. That is faith. Of what you hope for. Kaya nga, impossible maging focus kung walang faith. Faith is trust in the Lord. Trusting the process kung saan ka nakalagay ngayon, saan ka inilagay ni Lord ngayon, and trusting the promises ng mas greater na future kapag nakapagpatuloy ka sa completion. Sabi mo sa katabi mo, there will be a completion date. Announcement, sa lahat po na seryoso talaga, merong completion date. Sa anumang ongoing na process, may completion na date. Amen. If you will not quit the process of God, if you will not quit, if you will not back down, if you will not quit the process of God, whatever God is doing inside of you, if you will not quit, may completion date to any ongoing process, to any ongoing project ni Jesus Christ na tao na kanyang minimake to become a fisher of men. Laging may completion na date. Hello, hello guys. Nandito ba kayo? Come on guys. Are you still here? Are you still here? Come on. Nandito ba kayo? We are bombarded by the worldly social media contents. Worldly social media distracts us, defocuses us. Huh? Yung mga makamundo pong content natin kinukonsume, dinidefocus po tayo yan so that we will not be able to become, to enter to the process of making, to enter to the process, to continue the process of becoming. Yung social media po, dinidistract tayo. But faith gives us a focused mind. Sino po dito gusto mo ng focused mind? A focused mind is a mind filled with faith, with God's promises. Ooh, hallelujah. Ang isa pong focus na isipan ay isipan na talagang punong-puno ng pananampalataya sa mga pangako ng Diyos sa Kanya. Amen. Amen. If you start to have faith, again, please, pag nagka-faith ka uli, huh, do not go back to become distracted and fragmented uli na mind. Kapag nagkaroon ka na uli ng pananampalataya, huwag ka na manood, huwag ka na bumalik sa panonood ng mga nagdi-distract, nagdi-defocus sa'yo ng mga social media content. Entertainment po. Ano man po entertainment. Faith focuses our mind to the promises being processed at the moment to be produced in the near future. Our faith focuses our mind. Hallelujah. Sabi mga focus your mind. Verse 6, Hebrews 11:6. But without faith, no, it is impossible to walk with God. Without believing Jesus, it is impossible to walk with Jesus in this discipleship process. Huh? Sa discipleship process ni Jesus sa'yo, sa pamamagitan ng kanyang mga instrumentong leader, sa leader, pastor, etc., apostle, conferences, okay? Campus Leaders Revolution Conference po, malapit na, April 3, 4, and 5. Mag-register na po kayo sa Campus Leaders Revolution Conference para sa mga kabataan. August 3, 4, and 5. Okay? Sa 3 po tayo, August 3 po tayo, tayong lahat. Alam niyo po, itong mga ganyan, yung mga conference po na yan, ha? Pag wala kang faith, it is impossible to walk with your leader. It is impossible to walk with your cell leader, with your pastor. With our apostles sa buong digital vision all over the world, from Bogota, Colombia, it is impossible to walk with God, with Jesus. It is impossible to walk with Jesus. Tandaan niyo po, kaya nga, nakita niyo si Jesus talaga eh. Sabi mo sa tayo mo, si Jesus nang dapat makita mo eh. Si Jesus yan. Sabi mo, si Jesus yan. Inaayos ka. Sabi mo sa tayo mo, inaayos ka ni Jesus. Ang kanyang plais, ang kanyang martilyo, ang kanyang kagamitan, ang kanyang instrumento, ang kanyang tools, yung cell leader mo. Sabi mo sa tabi mo, yung cell leader mo, instrumento yan. Pero without faith, it is impossible to walk with God. It is impossible to follow if you cannot walk.
You cannot walk if you do not believe, if you do not have faith. Kailangan maniwala ka eh. Maniwala ka na leader ako ng multitudes. Kailangan mo maniwala by faith na I can lead 12 men. Kailangan mo maniwala by faith, I can lead 12 women for Jesus. Amen. Kailangan mo maniwala by faith na I have this ministry. Tinawag talaga ako ni Lord mag-ministry. Amen. Kung may new life ako, meron akong ministry ng reconciliation. Dapat ako ang unang maniwala. Faith yun eh. Without faith, it is impossible to walk. And if you cannot walk, it is impossible to follow. If you cannot follow, you cannot be a disciple of Jesus. You are not a disciple of Pastor Jam. You are not a disciple of Pastor Cesar. You are not a disciple ng cell leader mo. You are a disciple of Jesus. Pero it is impossible to become a disciple of Jesus if you do not have faith. Because faith pleases God. Faith, nagbibigay ng lugod to kay Jesus. Okay? Are you listening? Tapusin natin yung verse 6. For whoever comes near to God must necessarily, nakita nyo necessarily? Sabi mo sa tabi mo, necessarily. Ako, promise ko sa inyo, pag nag-preach ako, kahit dulo na, hindi ako mauubusan ng gasolina. Amen? Hello guys. Hindi ko lang alam sa iyo kung ikaw, kaya mo mawala ng, kung kaya mo rin magpatuloy makinig na hindi ka rin maubusan ng gasolina sa pakikinig sa preaching. Amen? Come on, pumalakpak po yung nandito pa. Because this preaching will transform you. This preaching will change your life. Will change your understanding. Ha? Kailan mo maging kumbinsido kay Jesus? It will work. It will work because it is Jesus. It will work not because of Pastor Jam. It will work because si Jesus. Gagana to, aandar to, maging epektibo to, magkaroon to ng resulta. Kasi nga hindi to si Pastor Jam, si Jesucristo to, kagamitan lang, plais lang si Pastor. Amen? Amen! Hello guys, nandiyan po ba kayo? Ha? Kaya kailangan po natin maintindihan to, i-process natin. For whoever comes near to God, must necessarily believe. You must believe necessarily. You must believe as if. Sabi mo, as if. Believe as if. Yan yun, no? Believe as if. As if. Sabi mo, as if. Mamamatay ka pag di ka nag-believe. Amen! Talaga naman talaga. If you will not believe, you will die. If you believe, you will live. Amen? Actually, ganun talaga. If you will not believe Jesus, you will die in hell. You will not be saved. Right? So, believing is living. So, believe as if you will die if you will not believe. Sino po dito kaya mong manampalataya sa level na pag di ako nanampalataya, ikamamatay ko to. Hello? Believe necessarily that God, ano po, that God exists and He rewards. And He rewards. Sabi mo, reward. May reward po. And He reward. The Lord will reward. Sino dito excited sa reward? No? The Lord will reward those who earnestly, diligently seek Him. Because nandun po yung pangatlo kong point, seek. Sabi mo, seek. Can you feel the presence of the Lord? Faith is seeking. Becoming a disciple is seeking the truth, di ba? Living the truth that you found. Living by the truth that you discovered. Amen? Faith is seeking. No? Seeking is following. You cannot follow if you cannot seek. You cannot follow if you are not looking to Jesus. Looking, fixing your eyes to Jesus, the author and the finisher of your faith. Seeking is looking to Jesus. Seeking is following. Simply follow, sabi mo, simply follow Jesus. Follow His principles. Follow His will. Follow His ways. And you cannot follow if you do not know His way. That's why I read the Bible. Kaya ako nagbabasa ng Bible ko po, kasi gusto ko pong malaman, paano ko susundan kung di ko alam? Magagawa ko lang kung alam ko yung pinagagawa. Amen! Come on, palakpakan mo ang Panginoon. Kung nag-iisip po yan. You cannot follow if you do not know. If you do not know His way, if you do not know His principle, His lighthouse, sabi mo, lighthouse. Tanda yung principle ng lighthouse eh. Kung di mo alam yung mga lighthouse na yun, di mo alam, nakita mo, para kang si Captain Brando sobrang yabang, di ba? Ha? Nando ka sa pinakamagandang barko, pinakamalaking barko, pinakamatibay na barko, pinakahitech na barko, the ship Bandolino. Kaso, di ka ubra sa lighthouse. Eh, hindi mo alam na may lighthouse.
Ha? Kaya kailangan alamin mo. Hindi mo masusundan, hindi mo matutunton kung hindi mo alam ang kanyang paraan, ang kanyang kautosan, ang kanyang prinsipyo, ang kanyang law. You will not know His way if you will not do it first. Kung alam mo lang yung kanyang way at hindi mo ginawa, you will not really know His ways. The only way to know His way is to do it first. Sabi mo sa tayo, do it first. Kahit di mo naiintindihan, trust in the Lord with all your heart, even though do not rely on your own understanding. Amen. Do it first. You will never fully know His way if you will not do it first. And imitate Him first, what He does. Si Jesus, nag-pray ng morning, gusto matuto, kahit di mo naiintindihan, you do it first. Sabi mo, do it first. Early in the morning, Jesus pray. Follow the example of Jesus. Come on, palakpan natin ang Panginoon. Earnest. Sabi nga natin, earnest. Diligent. Sabi natin, diligent. Ito pong gagawin natin, Glory City. We need to seek the Lord. Ano po? Ito pong parating po nating 2 weeks na to. We will seek the Lord. We will pray. Sino po excited talaga to seek God's presence? To establish once again His true self in the process of becoming? In the process of becoming earnest and diligent in seeking Him. Exetheo. Exetheo, ibig sabihin to search out, to investigate, figuratively, to crave, to demand, and to worship. Sabi mo, worship. Seeking po sa word na to, no? Exetheo, ibig sabihin po niyan, seek. Sabi mo, exetheo. Seek. Tandaan niyo po yung word na yan. Sabi ng Panginoon, Matthew 7, seek and you will find. Humanap ka sa Diyos at matatagpuan mo ang Panginoong Diyos. Amen! Amen? Can you feel His presence? Can you feel His presence? To seek out, to feel His presence once again. Worship. Sabi natin, worship. Kasama po sa pagsisik yung worship talaga eh. Hindi mo pwedeng alisin yung worship sa pagsisik. Seeking God and worship, they are one. Pag sinabi ko noon, kabataan ako noon, di pa ako pastor. Pag sinabi ko, I will seek you, Lord. Hindi pwedeng hindi ako mag-worship. Lagi po ako mag-worship noon. If I will seek the Lord, I will worship. Ibig sabihin po noon, you will inquire. You will inquire and you will require the Lord. You will demand from God, Lord, let me experience you. Ibig sabihin po ng seek is to demand back. To demand back the presence of the Holy Spirit that was lost because of sin. To demand back the presence ng Holy Spirit sa buhay mo na nawala dahil sa pagkakasala. Ibig sabihin nun, seek out. Sabi mo nga, seek out. Seek out means to beg, to crave, to investigate, to learn, to scrutinize. It signifies yung word na seeking, ano po? Diligence. You sought diligently. You sought carefully. You diligently seek the Lord. Yung hinahanap mo talaga, pinakahanap mo ang Panginoon. Ginawa mo lahat ng effort. Sabi mo, lahat ng effort. Seeking God. Sino po dito gusto mong gawin lahat ng effort to seek the Lord? No, to require or demand. You require from the Lord. You inquire kay Lord and you require from the Lord. Lord, I want just to feel your presence. Seek is also a form of worship. We need to constantly seek God so that we can know that you are not losing your way. Sabi nga po sa inyo, along the process na talagang gusto mong mag-become, you must become real. Pag nagiging totoo ka, wala kayong pera, wala kayong pambayad, wala kayong pambaaral, wala kayong pampacheckup, wala kayong pampagamot. Gaano ka totoo? Sabi mo sa atin mo, gaano ka totoo? Gaano ka totoo yan? Then you can lose your way. Tama? Many of us will lose our way. We lose our way. If you are not constantly seeking God, pag may nanligaw sa'yo, you will lose your way. Delikado pa pag tumayo ka sa stage na to. This stage is very dangerous. Kasi pag nakita mo yung limelight dito, ha? You will lose your way. You will lose your way. Hallelujah. Sino po dito naranasan mo lang you lose your way? Even though every Sunday ka nasa church. Yes. You can lose your way. Even though every Sunday ka nag-attend ng church. You can lose your way. Sa Tagalog, pwede kang maligaw. Pwede kang maligaw talaga. Pwede kang mawala sa sarili mo. Pwede mong iwanan yung sarili mo kasi yung sarili mo nasa katotohanan naman yun eh. Kaya mo lang talagang i-fragment yung sarili mo. Ibig sabihin ng fragment, kaya mong paghiwalayin yung may linggong ikaw, may panglunis na ikaw. Yun, tawag doon, fragmented ka.
So kaya mo gawin yun. Pero yung totoong ikaw na andun, nasa process, nakapos nga lang. Paano malalaman na you can return? Kaya po the best part ng preaching nasa dulo. Pumalakpak po yung nandito pa din. Amen. Hallelujah. Praise God. We reserve the best for the last. Amen. The last point, seek. Sabi mo, seek. Seek is also a form of worship. Kailangan natin constantly, patuloy, palagi, tuloy-tuloy na mag-seek. So that, ito ha, listen to this. So that we can know that we are not losing our way along the process. Hallelujah. To seek means to be reassured that you are still with Jesus along the process of becoming our full max out selves. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Worship is seeking. It is an indicator that we are still on Jesus' path. Palatandaan ng worship na nandun ka pa din sa proseso na pinaglagyan sa'yo ng Panginoong Jesus. Nandun ka pa. Nakapos nga lang. That's why, in the book of Psalms, David, grabe, David, the man after God's own heart. David, the giant slayer. David, the greatest king. Before Jesus, siguro, no? Constantly, David will worship. Constantly, David will put a word, na word na sela. No? Sela, sabi mo nga, sela. Sabi ng sela, is a pause sa isang awitin. It is a breathing time, breathing air, breathing space. Na kung saan, kasi not just a worship, but just to make sure na I'm still Lord. I'm still Lord on the right path even though I'm not moving. Seeking the Lord. Seeking the Lord will make you know. You will make you know na Lord, I am not losing my way. I'm not losing myself. I'm losing myself na talaga nalito lang ako, nasaktan ako, na-offend ako sa katotohanan because the truth will offend you. The truth will always offend you. The truth will offend you. Huh? The truth will offend us. The truth will give us pain, emotional damage. But when you start to worship God, even though na-pause ka, even though natigilan ka, even though parang nahinto ka, at least mararamdaman mo, Lord, nandito pa rin ako sa kamay mo. I'm still in your hands. Great is your faithfulness. Amazing. Wonderful. Hallelujah. Praise God. Praise Jesus. Worship is seeking. Worship is telling yourself we are on the right path because we can still worship. Can you still seek Him? Kaya mo pa ba siyang awitan? Kaya mo pa ba siyang hanapin? Kaya mo pa ba siyang bigyan ng oras? Kaya mo pa siyang bigyan ng effort mo? Kaya mo pa ba siyang kantahan? Kaya mo pa bang umawit sa Kanya? Kaya mo bang tumayo para sa Kanya? Kaya mo bang magtaas ng kamay para sa Kanya? Kasi kung kaya mo pang sumamba, nandun ka pa. Hindi ka pa pala totally nawawala. Hindi ka pa pala totally nagwawala. Diba? Hindi ka pala totally walwal. Nandun ka pa rin eh. Kasi you can still cry, you can still worship, you can still seek God, you can still cry out, you can still bow your knees, you can still humble yourself, kahit mag-isa ka, you can still sense His presence somehow, somewhere, somewhat. Hallelujah. Nagigising mo ba yan? You can still seek Him. You can still note sa sarili mo, gusto ko pa rin hanapin si Lord. Gusto ko pa rin maranasan yung presence niya. Gusto ko pa rin tumindig yung balahibo ko na parang nandyan siya na gusto kong i-share, nandito si Lord sa katabi ko, tapos di naman niya rin mag-gets. Mayroon isang problema, nawawala rin siya, confused din siguro, hurt din siguro. Can you still see Him? Can you still worship Him? If you can still get to seek Him, if you can still get to worship Him, if you can get back to worship Him, at least, ha? Ibig sabihin nun, you can get back on the process. You can get back on the process that Jesus started in your life for you to become the full maximum you. Kaya po din natin pwedeng alisin yung worship kasi sa loob ng isang linggo, ang gulo, di ba? Pero kung nakapag-worship pa rin ako, naiyak ako, naluha ako, natouch ako, nakarelate ako, tumindig ang balahibo ko, napatalon ako, napatili ako, napaluhod ako, napaiyak ako. Somehow, it is an indicator, Lord. Somehow, I'm still connected. Lord, I'm still here. I'm still here. I'm not moving, but I'm still here. And you're waiting. Ibig sabihin po nun, tumatindi. You can get back on the process. You can get back on the process that Jesus started out in your life so that you can become the full version of you. Amen.
God's will for you ay magkaroon ka ng glorious life with Jesus. Maraming salamat sa iyong panonood dito sa ating YouTube channel. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa Glorious City Church YouTube channel. Have a blessed life, family, finances, and future.